Luto na. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan o. Nagmamantika ang gata. Ayan. Ayan, nagmamantika. Tikman natin ang lasa. Hello mga guys, ang oras natin ngayon ay 4 AM. Andito na naman si MKJJ. Magpipising ulit tayo mga guys. Ayan, mga gamit natin. Subukan natin manghunting ulit ng bullet tuna at saka fried gate tuna. So good morning sa lahat at tara, samahan nyo po akong mag-fishing. Ayan. Ito yung ating GoPro. Ayan yung ating kasama si Bernard. Ayan. Ayan, paalis na kami. Unahan natin ang haring araw sa pagising. At papunta na tayo sa spot. So for the meantime, babay muna mga guys at kita-kita na lang tayo doon sa spot. Hello mga guys! Tayo ulit! Nandito tayo ng bullet tuna sa pangulam. Medyo pinanghalin tayo ng gising.
So guys, andito na tayo. At home na tayo. Lakas ng alon pero nakauwi tayo ng safe. So ito guys, ito lang yung huli natin. Halo. Ayan. Meron tayong ito guys, ang tawag dito ay frigate tuna. Ito siya, malalaki na sana kaso bibihira. Madalang, madalang ang dawi. Frigate tuna 'yan, mga guys. Ang tawag diyan ay frigate tuna. Ayan oh. Siguro mga kalahating kilong isa. Tapos dumawi ito, mga guys. Ayan oh. Kanda bungi-bungi yung mga bunganga, ayan oh. Yung maliliit na lumahan at saka yung ano? Yung ano ba 'to? Yung galunggong. Ayan. Ito lang huli natin, mga guys. Ilang pirasong frigate tuna. Yan guys ang pinagkaiba niya. Ito kasi guys, yung frigate tuna, ito yon, medyo malapad siya. Ito mga guys, ito yung bullet tuna. Yan, yung aloy. Yung purong aloy. Ito naman, frigate tuna ito. Yan, alumahang maliliit at saka ano, yung GG, yung galunggong. Yan lang ang huli natin. Parang lugi yata sa gasolina. Pero masarap iulam to kasi sariling huli. So thank you guys sa pagsama nyo sa amin sa pangangawil. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone. Hello ulit mga guys. Andito na. Nagpahinga lang tayo ng konti pagkagaling natin ng Laot. Kasi around 1:30 PM na kami nakarating. So nagpahinga tayo ng konti. Tapos ngayon po, ito yung huli natin. Ito yung ilan sa mga huli natin, yung frigate tuna. Ayan po. So ang gagawin natin guys ay lulutuin natin siya. Iluluto ko to ng pinaka-special ko na luto. So andyan, meron tayong nyog, dalawang pirasong nyog. Tapos andyan po, meron tayong ingredients. Andyan yung sibuyas. Tapos andyan din po yung bawang. Ayan po yung bawang. Hiniwa po ng pinong-pino para pag humalo po sa malapot na gata eh, hindi na natin masabi pang maanghang. Andyan din po yung luya. Pinong-pino din po ang pagkahiwa natin. Kasi po usually guys, pag malalaki yung hiwa ng luya at saka bawang, usually hindi nakakain. Hindi natin nakakain kasi maanghang. So maganda po ang benefits niyan sa katawan natin. So since na ginawa po nating pino, hindi na po natin mararamdaman yan, lalo na pag naluto sa gata. So tapos ito guys, meron tayong itim na sitaw. Yan ang ipapatong natin sa taas mamaya. Ang gagawin natin dito guys ay papaksiw muna natin siya gamit itong mga ingredients na to. Yan, paksiw muna natin siya. Tapos pati po yan. Tapos itong ating isda, yung frigate tuna natin, ay hiwain natin sa siguro 4 o 3. Pag 3, medyo malalaking hiwa. So dapat maliliit na hiwa lang para talagang maano yung laman niya ng gata. So itong gata naman guys, hindi tayo gagamit ng tubig dito sa pag-i-extract ng ganyang gata. Talagang pipigain lang natin. Hindi tayo gagamit ng tubig. Huwag dating haluan ng tubig. Yung gatang-gata niya lang. So ang ginagawa ko dito guys, pag napaksiw na ito, kasi meron naman itong suka at konting tubig na siguro mga 1/4 sa baso at saka yung suka na konti lang asin, yun po ang sabaw ng paksiw. Pag naluto ito, ito na po yung hinahalo ko dito na parang pangkati doon sa kanyang gata. So hindi natin nilalagyan ng tubig. Baka magsabihin ninyo guys, kulang yung ingredients ko. Asin na lang po guys at saka suka ang kulang dyan. Hindi tayo gumagamit ng iba pang mga seasoning like jiksarap or vitsin. Hindi po kami gumagamit nun guys. Okay, so ihiwain ko muna ito mga guys. Tapos papaksiwan ko gamit itong mga ingredients natin. Pagkatapos nating magpaksiw, pagluto na siya, tsaka ibubuhos natin yung kakanggata. Pag naluto po yun mga guys, sigurado nagmamanti-mantika po yan at saka napakasarap. Okay? Okay, hello again guys. Andito na. Iwan na natin yung ating isda. So ipapakita na natin.
tapos guys. Ito na yung suka natin. Yan, medyo maanghang na suka. Lagyan na natin. Ate Nora, guide ako, Ate Nora Kwan. Ano inang kung asabasa na tubig? Yan. Lagyan natin na. Yan. Tapos, lagyan na natin guys ng asin. Ayan. Pansyahin lang natin yung huwag umalat. Okay na yan. Tapos, lagyan natin guys ng konting tubig. Yung 1 quart lang sa baso. Konti lang. Okay. Tapos, ilagay na natin to guys. Kasama na to sa paksiw. Kasi mamaya, pag naluto na tong paksiw, ang gagawin po natin ay bubuhusan na lang natin siya ng kakanggata. Yan, yan. Gagatain ko muna yan. Yung kakanggata. Yan. Salang na ito. Sasalang na natin to. Pagkaluto guys, hindi natin siya hahanguin. Habang kumukulo siya, ibubuhos natin itong gata. Okay? Hello mga guys. So, ito na. Luto na yung paksiw natin. Ayan, kita nyo naman, umuusok-usok pa. So, ito na guys, yung kakanggata natin. So, take note po, yung inalo natin dito, imbis na tubig, konting small amount lang po ng sabaw nito. Ayan, ng kanyang sabaw. Kumuha tayo ng sabaw dito, tapos nilagyan natin yung pinayog-banyog sa kabagot po yung mata. So, okay na po. Ito na. Atin na pong ibubuhos. Okay. Tapos, yan po. Ang kakanggata yan. Kasi, kakanggata po talaga yan. Kikita nyo po. Oh. Ayan. Mukhang malapot po siya. Okay. So, ayan. Tapos, salang po natin ulit mga guys. Ayan, nandyan yung gata. Ayan. Salang muna natin uli. Tapos hanggang sa kumunti yung kanyang sabaw na parang naglalatik-latik na. Yun. Okay na po yun. So, okay po. Salang na naman natin uli. Welcome back mga guys. Ito na. Luto na. Ayan. Tingnan nyo naman. Ayan o. Nagmamantika ang gata. Ayan. Yan, nagmamantika. Tikman natin ang lasa. Op. Ah, sarap. Okay na. Ayos na. Ulam na naman ito mamaya. Thank you guys for watching. God bless sa lahat.